Roll intro. What is up mga ka-job? So ngayon, tatabihin natin ngayon ang ating SMH5 Helmet Communicator. So, yan. Unbox tayo. So, what's inside the box? So, yan guys. Ilalabas ko lahat yung laman ng box. Tapos, close up natin kung ano yung mga laman niya. So ayan guys, ang laman niya, since naka-install na tong SMH5 na to sa helmet ng wife ko, ayan, i-close up. Zoom natin kung mga ano yung mga itsura. Ayan. Kaya labas natin din lahat ng laman. So ano yung kasama sa package ng box. Ayan. Usually mga laman na lang nito, mga ano eh. Buksan natin, hindi pa ito nabubuksan eh. Mga foam pads sa may speaker niya sa helmet. Dinigit. Velcro. Tapos yung kasama niya, foam. Yan, foam. Kasama siya dun sa para sa ano to ya. Para sa boom mic. Yan. Yan, sinushoot yan dyan. Ang linigay ko sa ano sa helmet, pinakabit kong helmet is yung ano built, yung ano niya, yung mic adapter na hindi tong boom mic, kasi babagay lang tong boom mic na to dun sa mga naka modular helmet, yung inaangat yun. So since ano siya full face helmet, hindi siya babagay to sa loob masyadong masikip kasi pisto siyang ganyan, no? Yun. Pero kung mas prefer niyo yung boom mic niya, match yung ano ito, mas better yung quality ng audio, yung pick up niya ng ano, ng voice. Kaya okay din yung ano, okay din tong mic niya na to. Yeah. Tapos to sa mount, sa mounting lang ata niya to eh, ano. Kita niyo ba? Yan, yun yung sa mount. Yan, yun lang yung laman niya since tapos kung mga quick reference guide and quick startup guide yan sa mga manual sa kung paano siya operate. Pero nung nabili ko siya, hindi ko na ito ginamit sa mga online ano lang ako. May ano naman yung Sena eh, may quick startup guide sila sa online, so may application din sila in-install sa Android tsaka sa pang iOS. Balikan natin. Ko siya sa Moto World Libis, Moto Market Libis. Pag nagsisale sila, samantalay nyo yung mga ka-chubs kasi 20% off on all items pag nagsisale sila. Pero samantalay nyo yun guys pag nagsale ang Moto Market kasi 20% off on all items. Nabili ko to dati parang 4 years ago na ito or 3 years ago. Yun. Sa ano ko to nabili? Sa Inside Racing. Pag nagpapaibet ang ano, Inside Racing, nandun ang Moto Market. Nan. So, ang SRP niyan guys, 6,500 pesos. Yan. Yan. Free installation na yan sa Moto Market. Pag bumili kayo ng ano, sama nyo yung ano, helmet nyo kung saan siya ikakabit. So, ngayon, ito yung module niya guys, yan. Na didetach to dun sa mount bracket niya. So, papakita ko kung paano ito minamount. Paano ito minamount sa helmet, kung paano yung operation niya. Ito, tingnan nyo. Ayan.
So, bali, nandito na yung ano niya. Ito yung bracket niya, nakakabit ng ice screw. Sobrang sturdy naman yan. Hindi basta-basta mababaklas. Tsaka pag minount nyo siya, nagda-lock talaga siya. So, ganito lang siya, minamount. Ayan. Yan, magla-lock siya guys. Pag naka-full lock na siya. So, itong connection na to, para dun sa speaker niya, tsaka sa mic. Madali lang siya. Parang USB type lang din yung ano niya, button niya. Ayan. Tapos, ila-lock niyo dito. Ayan, di na yung matatanggal guys, kahit gaano kabilis. Tsaka, maganda dito sa Sena na to. Waterproof. So, wala kayong aalalahanin pag umuulan, bumabag yun man, hindi yan masisira guys. Huwag lang siguro ilubog sa tubig. So, mga kachabs, papakita ko lang yung operation niya, paano siya ino-on, paano ka mag-prepare sa phone, paano ka mag-prepare sa kapwa, Sena, ano mo, riders mo. So, doon lang press mo lang siya. Ah, bobo. Dapat dalawa pala guys. Dito sa itong red button, saka yung itong dito, yung sa may paano siya yun, yan. Tapos, iilaw yan guys ng color blue. Tapos, mag notify yung Sena speaker mo ng hello. Yan. Tapos, magbiblink yan guys ng color blue. Yan. Slow blink. Pero pag yung press mo yan, yun yung way niya para mag-pair sa ibang Sena. So, papakita ko kung paano siya mag-pair sa ibang Sena. Ayan guys, ito yung sa unang Sena ko. Yan. Gagawa rin tayo nito guys ng review nitong separate na Sena version na to. Abangan niyo yung videos ko. So, please do follow. Please do subscribe to my channel. Click nyo yung notification button para updated kaysa sa ating mga uploads mga kachabs. So, papakita ko lang ngayon kung paano mag-connect yung Sena to Sena. Yan. So, i-on ko lang din yung akin. Halos pare-pares naman ng ano, ng control niyan pag may Sena ka na. Nagkakaiba na lang siguro yung mga features. Gaya neto. May camera siya, so may additional button siya dito para sa camera controls. Pero usually lang itong sa may toggle switch lang sa gitna. Tapos dito sa phone button switch. Alam ko phone button switch tawag dito eh. So, yan. Tatry natin i-connect. Usually, pag hindi pa magkakilala yung ano, device nyo, unknown pa sila sa isa't isa, usually maglulong press kayo. Lulang press na sila parehas. Paano ko ba hawakan to? Ayan. Tawagan ko lang muna yung anak ko para i-guide ako. Yan. Press mo yan. Long press. Ayan. Lulang press nyo lang. Long press lang. Thank you. Welcome. Ayan guys. 2,000 years later. Ayan guys, makikita nyo yan pag connected na sila sa isa't isa. Siyempre, maririnig nyo na yung isa't isa. Tapos mag ano yan. May double blink na lumalabas. Ayun, sabay sila. So, ganun lang yung pag-connect guys. Maraming ano eh, maraming features yung Sena na pag gusto nyo yung aralin, magagamit nyo talaga yung full potential nyo. Pero usually kami, ginagamit lang namin talaga yung ano, intercom lang talaga. Pero usually, pwede yan mag music sharing. Tapos battery life niya, pag continuous talk time, alam ko pag sa SMH5 is mga 8 hours siguro to 10 hours. Yun, depende sa talk time. Kaso ang positive review ko dito sa SMH5, yun nga, pinakamurang Sena to, cheapest Sena available sa Moto World. Tapos maliit lang siya, easy to controls. Mga controls niya, madali lang. Ang pangit na review ko lang sa kanya, short distance lang talaga yung ano niya, yung limit ng distance ng ano niya, intercom niya. Bluetooth 3.0 na rin.
built-in battery. So pag sinacharge mo yan, mayroon ditong USB plug. So kahit malobat ka sa ride, bawon ka lang ng power bank, pwede mo na siyang isalpak. Tapos ang pangit pa sa SMH5 pala, usually advisable lang SMH5 sa mga solo riders, ganun, sa mga back ride nyo lang, sa mga OBR nyo dyan. Kaso, ang sakit ng SMH5, laging bumibitaw. Pwede naman siya sa mga intercom na more than 3 riders. Kaso, pag more than 4 na, nahirapan na siyang sumali sa group intercom, sa mga back riders, o kaya sa mga OBR, solo riders, pang music, ganyan. Sa music, sa phone calls, yan, para pag tumawagin yung mga asawa, hindi yan nagngangawa. Ba't di daw sinasagot ng mga tawag ganyan? Kaya nung nagsilulit ang Moto Market, binilang ko yung wife ko ng helmet. Ayaw na niya ng SMH5. Kaya guys, suggest ko sa inyo huwag yung tuturuan yung mga asawa niyo. Pag natuto yan, ayaw na ng mura. Ayan guys. All good naman yung review nito. Hindi pa rin walang sira, hindi pa rin nasisira. Yung quality ng audio niya, syempre, cheapest model to ng Sena. Iba yung HD quality ng higher models niya. So, pag may questions kayo guys, comment down below kung ano yung mga questions nyo about sa Sena SMH5. Try kong sasagutin yan guys. Tapos, huwag nyo naling kalimutang i-click yung subscribe button dito tsaka yung notification bell button para updated kayo sa ating mga uploads. And